Noong nakaraang linggo ay sinimulan na ng United States at South Korea ang military exercise na tinatawag nilang Freedom Shield. Ang layunin ng exercise na to ay ang paghandaan ang posibleng pag-atake ng North Korea. Magfo-focus ang training sa pag-deter sa mga nuclear threats ng North Korea. Bukod sa Freedom Shield, ang dalawang magkaalyado ay magsasagawa din ng iba pang mga field training exercises para mapalakas ang defense posture at kooperasyon nila sa air, land, sea, space, cyber, at special operations. Mula nang matapos ang Korean War noong 1953, nagkahiwalay ang dalawang parte ng Korea at naging dalawang bansa, ang North Korea at South Korea. Technically, ang dalawang bansa ay nasa isang giyera pa rin pero hindi sila naglalaban. Mula noong 1953, ang parehong bansa ay hinahangad na maging iisa muli. Kaso ngayon, mukhang nagbago na ang isip ng rehimen ng North Korea. Noong mga nakaraang buwan, ang pinuno ng North Korea na si Kim Jong-un ay nagbigay ng mga pahayag na nagpapahiwatig na mayroon siyang balak na lusubin ang South Korea. Ayon kay Kim, hindi na naghahangad ang North Korea ng reconciliation at reunification kasama ang South Korea. Hindi na hinahangad ng North Korea na maging kasundo ulit ang South at hindi na rin nila hinahangad na maging isang bansa ulit. Dinagdag pa ni Kim na ang relasyon daw sa pagitan ng North at South Korea ay naging isa ng relationship sa pagitan ng dalawang bansa na nagdidigma. Ayon kay Kim, kung susubukan daw ng Washington at Seoul na subukang atakehin ang North Korea, hindi daw sila mag-aalangang gamitin ang kanilang mga nuclear weapon. Naniniwala si Kim na isang pagkakamali ang pakikipagkasundo sa South Korea dahil dineklara daw ng bansa na sila ang pangunahing kalaban nito. Bukod doon, hindi rin daw mabuti para sa North Korea na makipagkasundo sa bansa na naghahanap ng mga oportunidad para pabagsakin ang kanilang rehimen. Maraming mga senyales na nagpapahiwatig na gusto na talaga ng North Korea na giyerahin ang South Korea. Ayon sa isang ulat galing mismo sa North Korea, inutusan na ni Kim ang militar ng North Korea na pabilisin na ang war preparations. Bukod doon, sinabihan niya din ang munitions industry at nuclear weapons and civil defense sectors na pabilisin din ang kanilang paghahanda para sa giyera. Kaya naman marami ang naniniwalang gusto na talaga ni Kim na testingin ang mga armas na binibili at pinapagawa niya para sa militar ng North Korea na pinangalan ng Korean People's Army. Ang teorya naman ng ibang mga eksperto ay tutulong ang North Korea sa China pag nilusob na nito ang Taiwan. Hindi sekreto na ang China ay ang pinakamatalik na kaibigan ng North Korea. Kailan lang ay nangako ang dalawang bansa na mas papalalimin pa nila ang kanilang pagkakaibigan. Kaya naman hindi nakakagulat kung tutulungan ng North Korea ang China na masakop ang Taiwan. Bukod sa China, sinusubukan din ng North Korea na maging mas matibay ang relasyon nila sa Russia. Sa katotohanan, nagpadala na ang North Korea ng mahigit 6,700 na weapons containers sa Russia mula noong September ng nakaraang taon. Ang laman ng mga containers ay milyon-milyong mga bullets na pwedeng gamitin ng Russian military para sa mga weapons nila. Ayon sa Defense Minister ng South Korea na si Shin Won-sik, maaaring magkarga ang mga containers ng mahigit 3 milyon na artillery shells. Sinabi niya rin na ang mga paggawaan ng bala sa North Korea ay walang tigil ang paggawa ng mga artillery shell para sa Russian Army. Kailan lang ay bumisita ang North Korean leader sa Russia para makipagkita sa presidente ng bansa na si Vladimir Putin. Pinag-usapan nila ang kanilang military cooperation at ang posibleng pagtulong ng Russia sa satellite program ng Pyongyang. Noong November, nagawang magpalipad ng North Korea ang isang spy satellite patungo sa orbit ng Earth. Marami ang naniniwalang nakuha ng North Korea ang teknolohiya sa paggawa ng spy satellite sa Russia. Kung gumagana ang satellite, magbibigay yun ng matinding improvement sa military capabilities ng North Korea. Mas mai-improve ang kakayahan ng bansa na accurately na matarget ang mga puwersa ng kalaban nila. Natuwa naman si Kim sa matagumpay nilang paglulunsad ng spy satellite. Sa kabilang daku naman, ay kinundena ng South Korea ang pag-launch ng satellite at tinawag itong isang clear violation
ng UN Security Council Resolution na pinagbabawalan ang North Korea sa paggamit ng ballistic missile technology. Mayroon pang plano si Kim na maglunsad ng 3 spy satellites. Dahil sa threat ng North Korea, mas lalong namomotivate ang kooperasyon sa pagitan ng US, Japan at South Korea. Nagtutulungan na ang 3 bansa sa pamamagitan ng maraming paraan tulad ng pag-share ng missile tracking data. Maraming mga bansa sa Europa na kinakabahan na dahil pakiramdam nila ay papadating na sa kanila ang giyera. Ang mga military chiefs sa iba't ibang European countries ay inuudyok na ang mga mamamayan sa kanilang mga bansa na maghanda na. Ang mga political leaders sa iba't ibang mga bansa tulad ng Norway, Britain, Poland at France ay madalas nang ipinapahayag sa mga Europeans na mayroong posibilidad na mahila ang Europe sa isang malawakang digmaan. Hindi sigurado kung titigil ba ang Russia sa pagsakop ng Ukraine o kung itutuloy nila ang pag-atake nila sa iba pang mga bansa sa Europa. Sa kasalukuyan ay nahihirapan pa rin ang Russian military sa pakikipaglaban sa Ukraine, pero ngayon ay tinutulungan na ito ng Iran at North Korea. Malaki ang posibilidad na pasikreto din itong tinutulungan ng China. Ganunpaman, kung may balak si Putin na sakupin ang iba pang mga bansa sa Europa, kailangan ay matalo muna nito ang Ukraine. Hindi lahat ng mga eksperto ay naniniwalang sasalakayin ni Putin ang isang NATO country pagkatapos ng giyera sa Ukraine. Mayroong mga naniniwala na ang uunahin niya ay ang mga bansa na dating parte ng Soviet Union na hindi miyembro ng NATO. Maraming indikasyon na gustong ibalik ni Putin sa Russia ang mga teritoryo na dating parte ng Soviet Union at Russian Empire. Pero kung ganun ang balak niya, kailangan munang humina ang mga bansa na humahadlang sa mga plano niya. Ang paniniwala ng ilang mga military analyst ay umaasa si Putin na magiging mahina ang mga Western countries sa pamamagitan ng destabilization. Marami kasing mga nangyayari sa politics ng mga Western countries na posibleng magresulta sa malaking kaguluhan na maaaring humantong sa paghina ng mga bansa. Ayon sa Chief of the Defense Staff ng Canadian Military na si General Wayne Eyre, ang China at Russia daw ay parehong expansionist powers at ang dalawang bansa daw na yon ay ang pinakamalalang threat sa mga malalayang bansa sa mundo. Naniniwala si Eyre na ang panahon ngayon ay ang pinakadelikado at pinakamagulo mula nang matapos ang Cold War. Hinihimok niya ang militar ng Canada na magpalakas para siguraduhin kaya nitong ipagtanggol ang demokrasya. Ang isa sa mga paraan na sinasabi niyang makakatulong sa paglakas ng Canadian military ay ang pag-integrate ng mga operations nito sa lahat ng battle space domains. Marami ang naniniwalang dapat ay palakasin talaga ng Canada ang kanilang militar dahil sa dami ng gulo na nangyayari ngayon. Makakabuti sa Canada na palaging maging handa dahil maaaring sa isang iglap ay madamay sila sa isang malawakang digmaan na hindi nila inaasahan. Maraming mga potential flashpoints na pwedeng pagmulan ng World War III. Sa Asia ay gumagawa ng mga agresibong aksyon ang China. Sa Middle East ay pinopondohan ng Iran ang ilang mga military organization na sa kahit anong segundo ay posibleng magsimula ng sagupaan. Sa Europa naman ay nagsimula ang Russia ng isang digmaan at merong mga senyales na balak nilang lusubin ang iba pang mga bansa. Bukod sa mga yun, meron pang ibang mga kaguluhan sa mundo na maaaring magresulta sa isang pandaigdigang giyera. Kaya naman, maraming mga bansa sa mundo na gumagawa na ng mga hakbang para palakasin ang militar nila. Kaso nga lang, yun mismo ay dumadagdag sa panganib sa mundo. Habang mas dumarami ang mga bansa na nagpapalakas ng militar nila, umaangat din ang posibilidad na sumiklab ang isang giyera. Nagpapataas kasi ng tensyon ang pagpapalakas ng militar, lalo na kung ang bansa ay merong alitan sa ibang bansa. Ayon sa maraming ulat, ang Russian landing ship na Cesar Kunikov ay natamaan sa Black Sea at dahil doon ay lumubog. Ang lumubog na barko ay maaaring ginamit para mag-set up ng mga minefields. Pwede itong sakyan ng 150 na sundalo at 10 T-55 na tangke.
Meron itong kakayahan na magbuhat ng 650 tons of cargo sa distanyang 4,700 miles. Ayon kay Putin, ang mga strategic nuclear forces daw ng Russia ay nasa state of full readiness. Handang-handa na daw ang mga nuclear weapons ng Russia kung gugustuhin niya itong gamitin. Nakadeploy na daw ang mga ito. Sinabi niya rin dati na kung sasali daw ang Finland at Sweden sa NATO, magde-deploy daw ang Russia ng mga nuclear weapons sa Baltic kung saan matatagpuan ang Kaliningrad, ang kanilang teritoryo na nakahiwalay sa mainland Russia. Kasali na ngayon ang Finland at Sweden sa NATO. Ayon kay Putin, magpapadala na daw ang Russia ng mas marami pang sundalo sa kanilang western border dahil daw sa desisyon ng Finland at Sweden na sumali sa NATO. Natuwa naman ang maraming mga members ng NATO sa pagsali ng Finland at Sweden sa kanilang alyansa. Marami ang naniniwala na mas lalong lalakas ang alliance dahil sa pagsali ng dalawang bansa. Ayon sa dating U.S. Army Colonel na si Alexander Crowther, napapanahon na para magpadala ang European Union ng mga sundalo sa Ukraine. Noong February 26, sinabi din ng presidente ng France na si Emmanuel Macron na posibleng magpadala sila ng mga sundalo sa Ukraine. Bagamat marami ang nagsasabi na hindi ito magandang ideya, marami rin ang naniniwalang ito ang nararapat na gawin. Ayon kay Crowther, pwede daw magsagawa ang mga sundalo ng EU ng iba't ibang active missions tulad ng pagbantay sa border at mga major cities. Pwede rin daw magtaguyod ang European Union ng isang air defense zone sa kanluran ng Dnieper River. Mapipigilan daw ng mga aksyon na yun ang pagbukas ng Russia ng isa na namang front sa Belarus. Posible kasi na biglang umatake ang Belarus sa Ukraine dahil ang pinuno ng Belarus na si Alexander Lukashenko ay kilalang kakampi ni Putin. Maaari din na magpadala si Putin ng mga sundalo sa Belarus at mula doon ay palusubin sila sa Ukraine. Ang pagde-deploy ng mga EU soldiers sa Ukraine ay magsisilbi ring isang mensahe para kay Putin na hindi papayag ang European Union na masakop niya ang bansa. Napaka-importante para sa EU na makita ni Putin na hindi sila papayag na masakop ng Russia ang Ukraine. Naniniwala ang maraming mga eksperto na pag nakita ni Putin na determinado ang European Union na ipagtanggol ang Ukraine, madi-discourage siya na atakehin ang iba pang mga bansa sa Europa. Ganun paman, inaamin ni Crowther na merong panganib sa pagpapadala ng mga EU soldiers sa Ukraine. Pero ayon sa kanya, hindi dapat matakot ang European Union dahil yun ang gusto ni Putin. Marami ang naniniwala na mas magiging masama para sa Europe pag ang Ukraine ay nasakop ng Russia.